Makikita niyo yung dalawa, makakalapit na sila, oh. Kita niyo po? Malapit na po sila sa barge. Tayo doon sa pinadpad na barge din sa baybayin ng Nasugbo along Apasibli Boulevard. Dito pupuntahan natin, at ang sabi ay may mga laman tao daw po yun, ay parang nahingi na ng ayuda para sa pagkain at kahit tubig man lang. Titingnan po natin ang sitwasyon doon para kahit papaano makapagdala po ang ng ayuda ang PNP natin. Ano po, punta po tayo doon. A few moments later. Oh, sa likod ko po makikita niyo po yung pinadpad na barge dito sa baybayin dagat ng Nasugbo, Batangas. Nagmi-meeting na po doon sa kiosk ang Maritime at Philippine Coast Guard kung paano po ang gagawin nila na rescue. Ang kasi marami pong may mga tao po na sakay ang barge na ito. At naggutom na yan ng mga yan tiyak, at hindi pa po yan naaayudahan ng makakain. Ay napaka choppy naman po ng dagat. Makikita niyo po ang dagat, oh. Kasi napakasama po ng panahon, kaugnay po yan sa bagyo ngayon. At ito naman po, makikita niyo naman po ang mga tagawawa, oh. Hindi naman, nasaan yung picture? Pipicturan ko na yung mga yan, eh. Hindi tayo kay Nick. Yes, Tita Gelo. Hello. Ito po ang ating si Mr. Nick Bayaborda. Baka po may isabi. Oh, wala pang mga detalye. Ano, we will later on kung ano na ang ano, pero pinag-uusapan po doon kung paano gagawin ng Maritime at saka ng Philippine Coast Guard at saka ang MDR ay naririto na rin at po. Pati ang rescue, ang alert ba nandito na? Wala. Wala pa. 316 pa lang nandito. Shout out sa alert, parito na kayo. Pampalis man lang ng tao. Inaalam pa yung detalye kung ilang tao nasa doon. Wala kang bra, classmate. Oo nga, mate. Ito po yung aking matibay na Mr. Constantino. Ayan, go na kayo, go na. Ha, good job, good job. Makikita nyo po, oh. Nakatapos na po silang mag-briefing kung ano ang gagawin nila. Bali, ito pong barge ay nasa harapan ng Fortune Island doon, no? Fortune Island Resort, no? Ayan. Pagpasok niyo po doon sa may highway, ito po ang Fortune Island Resort. Dito po nakaharap ang barge. So, tapat na tapat po niya. Yan po. Oh. Ang mga bata po ay pinapauwi na. Hindi na ba kayo masasaway? Kuya, pauwi na. Tawagin po yung mga tanod ng makatulong natin dito. Kuya, patulong na po para hindi po magkarami ang tao diyan. Ayan, kasi po ay dumadami na yung mga tao. Siyempre po, gustong malaman kung ano nangyayari. Oy, pauwiin. Pakiano na po, paki full force na po yung tanod natin ng wawa. Pakitawag na po. Ayan, oh, patuloy pa rin silang nagkakameron ng briefing.
Yun o, makikita nyo po sa aking likod ang final briefing nila. Antabay tayo sa gagawin nila, ano po. Meanwhile, ating Coast Guard naghahanda po para makatawid na doon para matulungan yung mga taong natrap doon sa barge na pinadpad dito sa baybayin ng Subo, Batangas. Ayan po sila, naghahanda pa rin. Inilalagay na po yung makina ng rubber boat nila. So makikita nyo po doon, naghahanda na rin po sila para sila ay ma-rescue. No? Nagpe-prepare na rin po yung mga tao doon. Ayan. Kurang ko ay dumadaong na po ang ating mga Coast Guard kasama ang personnel ng MDRRMO. Ayan. Yung rubber boat nila ay ilalagay na po sa dagat. O, yan. Halika. Kita nyo po, kita nyo. Tara din eh. Let's go. May ilapit mo ba sila? May ilapit mo sila? So napaka, makikita mo, napaka-choppy po talaga ng ang panahon na ng dagat, oh. Later. Sa pamamagitan ba ng ano yun? Anong ayun sila naka-life may boya lang sila? Wala. Kailan, ma'am? Yung dalawang yon. Yung pa baron? Mm-hmm. Ano lang yan, ma'am? Swimming lang talaga. Oh, may hindi, may kwan lang siguro. May floating device yan. Oo. Hindi kaya nang wala yan. Coast Guard yun, no? Dalawa Coast Guard. Dalawa. So makikita nyo po, kung may focus natin, yung dalawang Coast Guard ay unti-unti na pong nakakalapit doon sa pamamagitan ng paglangoy nila doon. Kita nyo po. Hindi po kinaya ng ating rubber boat ng Coast Guard na makapunta sa tubig. Napaka-choppy. Masyadong ma-choppy ang dagat po. Rough. Makikita nyo yan, hinihilan na po yung lubid. Yan po ay nakatali sa lifeboat ng barge kung saan na isinaka yung mga tao doon. Hinihila po ito para mapabilis ang
makarating dito sa shore ang lifeboat ng barge. Standby pa rin dito. Makita nyo po ang tulong-tulong po dito ang Philippine Coast Guard, ang Maritime, nandito po ang MDRRMO, nandito din po ang ating mga kapulisan ng Subo Police Station. Maghihila po para mapabilis makarating sa shore ang ating lifeboat ng barge. Makikita nyo po, ayan o. Yun po ang kanila, yung orange na yun po ang kanilang lifeboat. Makikita nyo po kung gaano ka-choppy ang dagat. O, tingnan nyo yung galaw o. So, ito hihilahin nila para mapabilis makarating dito yung lifeboat. Ayan, gumagalaw na po. Oh. Makakarating ng mas mabilis ang ating lifeboat. Why? Na. Pale, ano na ganap? Much later. Nakarating sa shoreline ang mga ni-rescue ng mga team. Bibilangin natin. Ayan na po sila, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Lima. Anim, pito, walo, siyam. Sampu. So, may naiwan pa pala doon. Dito tayo. Na
Rescuers, ano po, ang husay nila, ang husay, kahit napakasama ng panahon, ay nakuha nila yung ating dapat makuha sa barge. Thank you. Salamat po ang nasubo sa Philippine Coast Guard, sa Maritime Police, sino pang nandito, ang Alert 316, ayan po ang mga grupong kasama natin dito. So, napakahusay, napakahusay po. So, ayan, si Sir, oh. Okay na. Hey, thank you. Ang galing po ninyo. Ah, mabuhay kayo, mabuhay. Ito po, classmate ko, si Mario Constantino. Okay. Ilan ang bilang nyo sa bumaba? Siyam-siyam po. 11 ata. Ah, 11 mo, 11. 11 pa naman. May tao pa doon. Ay! Ano ka? Ayos ah. Nakarating ka din ah. Anong oras ka pa dito? Nauna ko sa inyo ha. Ganun ba? Ganun ba? Oh. Oh, yes, yes, yes. Arel, Arel. Saan ang presidente niya? Paluwa, number one paluwa niya. Siyempre, lagi. Diba, sa galing ko na magtanda ng pangalan, laging sala, pero ikaw, Justin, tumatak ka na sa utak ko at sa puso ko. Oh. Ay, pati ikaw, Kontihal, Andino. Ay, ilan to, ilan? Nabilang nyo ka? Tira natin, tayo din sa... Yo-yo, tira. Yo. I-focus mo daw sila. So yun ang mga ni-rescue mula doon sa Dumagilid na barge. Ano po? Ayan po yan sila. Kuya, ilan sila? 13. Oh, may natira pa doon. 11 pa lang. Oh, ito po daw ay ayon sa sumagip sa kanila ay 13 itong nakarating na dito at may natitira pa doon na 11 sa bilang nila ang natitira po sa mismong barge. Ano po? Ayan. Saan doon galing ayang barge ayan? Kung saan galing? Galing to. Saan? So makikita nyo ulit ang ating rubber boat. Susubok uli kasi may natira pa doon na 11. Labing isa pa na boys. Labing isa pa yung mga kasamahan nila na nado doon pa sa barge. Yan, susubok ulit. Kita nyo, ano pa rin, rough pa din po. Anong oras na? Alas 4:30 na ng hapon. Sana hindi na ito abutin ng gabi at makuha na yan. Kasi mas mahirap pag dumit. Ito nung araw ipapagatlo. Ay, sa sobrang laki ng balakang ko, parang hindi pwede. Yan, dapat siya mag-ano yan. Ano, Nick? Hi, papaligid to sa katawan. Oh, kahit pa paano basta maipaligid sa katawan to. Yan, ang magsasalba sa iyong buhay. Pagka ikaw ay naistihan ito at ikay pakaway-kaway na doon sa laot, ay iyon na agad sunggaban na rin. Dahil ito magsasagip ng iyong buhay. Tandaan, ha? Yes, ma'am. Oh, yan. Yan po ang mga kagamitan ng nagre-rescue sa atin. Babalik pa ulit. Mayroon pang natira kasi yun ay 11 daw. Parang lima pa lamang yung sa isa kay mas maliit ang pagpupunan natin sa babalikan pa yung huling batch doon sa bag. Mahingit matatapos na bago po aabutin ang dilim dito sa gasap. Yan, makikita nyo po sa likuran ko yung second batch ng ni-rescue ng mga tao mula sa barge. Ano po, gumana na po ang rubber boat ng ating Coast Guard. Ayan, makikita nyo po, ibinababa na po yung ano. Ayan.
Mayroon po uling sakay, ano po. Yung una po, 13. Yung unang ibinaba ng lifeboat, 13, ano po. Ngayon po, meron po uli. Ay, ano sa'yo, minana? O, layo, layo! Dito, diretso, diretso doon sa tulo. Doon, diretso doon. Isa, dalawa. Tatlo, apat. 1, 2, 3, 4.